Good day po sa ating lahat. Alam kong alam na nating lahat ang ballpen na kung paano gamitin at saang ginagamit. Ballpoint pen o ballpen. Isang bagay na gamit natin noong tayo ay nag-aaral pa. Dahil din sa panulat na ito, lalo tayong natutong magsulat at gumuhit ng iba't ibang klaseng hugis at larawan. At kung naaalala nyo, noong high school tayo, kung marami kang ballpen, sikat ka at ikaw ang hiraman ng mga kaklase mo. Pero kung hindi mo pa napapanood ang huling vlog natin na tungkol sa history ng papel, mag-iiwan ako ng link sa ibaba. Kung first time mo pa lang sa channel na ito, itry mong panoorin mga vlog dito at siguradong may bago sa pandinig mo. At pag may natutunan ka sa channel na ito, huwag mong kalimutan mag-like, share, and subscribe. Ang ballpoint pen o ballpen ay may bolang maliit na bakal sa dulo na umiikot kapag isinulat mo ito. Ang pinakakilala na instrumentong panulat, ang topic natin ay kung paano nagawa ang ballpen at paano nagsimula ito. Sa mga sinaunang sibilisasyon, ang gamit na panulat ng tao ay stylus, na karaniwang gawa sa metal o buto ng hayop. Isang mahaba at matulis na bagay na kanilang ginagamit na panulat sa mga bato. Sinasabi rin na ang sinaunang Egyptian noon ay gumamit ng isang dayami na pinatulis ang dulo na isa ring panulat noon. Pero hindi nagtagal ang paggamit nito. Napalitan ng mga balahibo ng malalaking ibon. Si John J. Loud ang nakaimbento ng unang ballpoint pen o ballpen. Ipinatent ito noong 1888 sa Amerika. Pero ang imbensyong ito ay maaari lang magamit na pangmarka at sa mga magagaspang nasusulatan tulad ng leather at hindi magandang gamitin na panulat sa mga papel. Marami ang sumubok na baguhin ang disenyo nito, ngunit hindi maganda ang mga naging resulta. At noong early 1930s, isang journalist na taga Hungary na si Laszlo Biro ang gumawa ng isang panulat na mabilis matuyo at hindi nagkakalat ang tinta. Napansin niya na ang tinta o ink na ginagamit sa pagpiprinta ng mga pahayagan ay mabilis matuyo. At dito nagkaroon ng idea si Laszlo Biro. Si Laszlo at ang kanyang kapatid na si Georgi na isang chemist ay nag-eksperimento ng isang bagay na maaaring magamit na panulat. Pinagsama nila ang malapot na tinta na ginagamit sa pag-iimprinta ng mga pahayagan at ball socket na mekanismo upang maagawa ng isang ballpen na hindi natutuyo ang tinta at nagiiwan ng marka kapag ginamit mong panulat. Ang unang ballpoint pen o ballpen na pangkomersyo ay ipinakilala sa Budapest International Fair noong 1931. At noong 1941, ang magkapatid na Biro at ang kanilang kaibigan si Juan George Main ay tumakas at pumunta ng Argentina at doon nila itinayo ang pabrika ng Biro Pens. Nang naglaon, ang gobyerno ng Britanya ay bumili ng karapatan sa mga patentadong ballpen na ito na maaaring gamitin ng mga tauhan ng Royal Air Force crew. Naging kilala ang Biro Pens noong World War II at ito ang gamit na panulat ng mga militar noong panahong iyon. At ng mga panahong iyon, ang financial share ni Biro sa kumpanya ay hindi nagtagal. At ng mga sumunod na taon, unti-unting nawalan ng shares ang mga inventor sa kanilang sariling kumpanyang itinatag. At noong 1945, isang Pranses na si Marcel Bich ay gumawa ng unang murang ballpen na kagaya ng mga ginagamit natin ngayon na alinsunod sa disenyo ni Biro. Tinawag niya ito na Bic, isang pinaikli at madaling tandaan na versyon ng kanyang pangalan. Ang disenyo ng ballpen na ito ay nagpatuloy hanggang sa ngayon na kinikilala sa buong mundo. Mabuti na lang na imbento ang murang ballpen at yun pala ang istorya ng ballpen. Now I know. At alam mo ba, may isang klase ng panulat na fountain pen na ang presyo ng isang piraso ay $1.4 million. Ito ay ang Aurora Diamante. Gawa ito sa purong platinum na nababalutan ng 1,919 na diamond na mahigit 30 carats at ang pinakadulong panulat nito na kung tawagin ay nib ay 18 carat of gold. Ang pagbili nito ay isang piraso lamang kada taon. What? Pero alam mo ba, noong 2010, isang fountain pen ang nabenta sa isang auction sa Shanghai, China sa halagang $8 million.
Ito ay ang Fulgor Nocturnus. Ginawa ito ng Tibaldi Company sa Italy na kilalang gumagawa ng mga limited edition na mga panulat kagaya ng ballpen. Ang Tibaldi Company ay gumagawa ng mga dekalidad na klase ng panulat. Ang fountain pen na ito ay pinalamutian ng 945 na black diamond. What? At 123 na rubies. Kung ikaw kaya ang magkaroon ng ganyang kamahal na klase ng panulat, saan mo kaya gagamitin? O baka i-display mo na lang? Wag, baka nakawin lang. Ipagbili mo na lang. Sa panahon natin ngayon, marami ng klase ng instrumentong panulat na naimbento. Iba-iba ang design, may mga mamahalin na dekalidad talaga. Ang tanong, kapag mamahalin ba na ballpen ang gamit mo, gaganda ba ang sulat mo? O baka sumikat ka, mamahalin man o mumurahin ang gamit mo na ballpen? Ganun pa din ang paggamit, iguguhit, isusulat at mauubos din ang tinta. Hanggang sa muli, ito po si Trip Searcher. See you sa next vlog natin. And God bless us.